Hindi na ako nangihingi ng pera sa nanay ko, which is masarap. Kaya ako po, kaya ako ulit speaker. Kasi number one, isa po sa mga advocacy ko, yung mga kabataan. Ako po, gusto kong ma-inspire yung mga kabataan na by the age of 16, dapat inaabot mo na yung pangarap mo eh. By the age of 16, dapat nabibigay ka na ng pera sa nanay mo eh. Kasi pag sakit ka pa sa ulo, by the age of 16, ulat yun, man. Sabi nung iba, sir, medyo bata pa yun. Sabi ko, hindi po, matanda na po yun. Kasi may 14 nga, nabubuntis eh. By the age of 16, dapat bibigyan ka na ng pera sa nanay. Tsaka matatanda, lagi yung tatandaan yung mga bata ngayon, yung yumayaman sa atin, medyo pabata na ng pabata na pabata. Nakita nyo yung top 1 natin, medyo bata pa po yun. Yes! So pabata na pabata, kaya advantage natin yun. Pangalawa po, para sa mga magulang. Kasi magulang na po ako eh. May anak na po ako, tsaka may asawa na po. Sorry girls, may anak na ako. So, I inspire yung mga magulang kasi napakahirap kung maging magulang. Sino po yung mga magulang dito? Taas kamay. Yan, palakpakan naman natin yung mga magulang. Lalo na po yung mga lalaking magulang kasi yung mga babae, sakit sa ulo po yan. Palakpakan natin yung mga lalaking magulang. So, gusto ko pa inspire sila kasi napaka-critical po. Let's say, for example ako, yung baby ko po, 4 years old. Kasi po, I found out, pag magulang ka pala, kasi nagbabasa ako about parenting, pag magulang ka, kung ano yung buhay na binibigay mo sa anak mo habang lumalaki sila, pag nagkaroon sila ng sariling family, yun din yung buhay na ibibigay nila. So, kanyari, nag-struggle tayo financially habang lumalaki sila. Pag nagkaroon sila ng sariling family, mag-struggle din sila financially. So habang lumalaki yung mga anak natin, dapat inaabot natin yung pangarap natin. Para pag nagkaroon sila ng sariling family, abotin din nila yung pangarap nila. Kaya palakpakan ulit natin yung mga anak. Ako, mabilis lang po ako. Mabilis lang po ako. So yung training ko po, konting experience lang po yung ibibigay ko sa inyo. Since nakalagay dito, basic lang po to. Kung nag-expect po kayo ng mga extravagant words na sasabihin ko, wala po. Pasensya na po. Kasi ako po naniniwala, napaka-importante ng basic. Kasi madaming tao ginagawa na parang dito. Ang pangalan kasi ng anak ko, Jordan Tyler. Kasi idol ko si Michael Jordan. Si Michael Jordan po, greatest player of NBA. Pero araw-araw po, every time nagpa-practice siya, hindi siya nagsushoot. Ang una na pong ginagawa si Michael Jordan, nagdi-dribble ng 1,000 sa right, 1,000 sa left. In short, ginagawa niya pa rin yung basic kahit magaling na po siya. Ganun po ka critical yung basic. Kasi madaming tao ginagawa nila, critical agad, hindi pa nila namamaster yung basic. So ito, basic leadership training lang po to. Sabihin nyo, leadership. Leadership. Mas malakas po. Leadership. Mamaya, papaliwanag ko po kung gano'ng importante yung leadership. So, before I start, ito po yung mga bagong products natin. Palakpakan naman natin yung mga products natin. Ako po, pag titignan nyo po yung products natin, huwag nyo po titignan yung presyo, ha? Kasi madaming tao pag tinitignan itong products, oh, mahal naman. Hindi po. Ano ba tayo dito? Negosyante, tama po ba? Yes! Tama po ba? Yes! Negosyante po tayo dito. Hindi po tayo empleyado, negosyante. So pag titignan nyo yung product natin, look at it on a businessman's perspective. Number one, maganda yung product. Tama po ba? Yes! Number two, malaki yung kitaan. Can you imagine, mabibili mo sa distributor's price 25,000, mabibili mo SRP 38. So kung may customer ka na hindi member, 13,000 agad yung kikitain mo. Sa ibang lugar, pinapalakpakan nila yung 13,000. Can you imagine, no? 25 minus 38, 13,000 po. Makabenta ka ng 10, 130,000 na po yun. Ganun, isipin mo, kung sa isang buwan, nakakasampung ganito ka. Dito pa lang yung kita mo, eh. What if sa points pa, tsaka sa stair step, tsaka sa unit level po. Ganun po kalaki yung kitaan dito. Nakukuha nyo po ba? Yes! Alam nyo mas malupit? Pag binenta nyo to, tapos kita nyo 13,000, alam nyo mas malupit? Tanungin nyo po ako ano? Ano? Mas malakas po? Ano? Wala pong tax. Kasi kaliwaan lang po yun eh. May 38,000 ka, bili ko ng 25, 13,000 na akin. Wala pong tax. Oo, wala pong tax. Ang po to, meron po tayong bagong marketing specialist po. Just a few announcement po before I start. Meron po tayong bagong marketing specialist. Ang specialty niya po, hydrogen water. So there's a possibility na pupunta yung lalaki niyo dito para magturo sa atin about hydrogen water. Kasi training po kami about hydrogen water. Pag training po kayo ng taong yun, lalago ka ng 10 litrong hydrogen water. Ganun po siya kaganda. Ganun po siya kaganda. Alam ko some of you gumagamit na ng ganito. Tama ko ba? Yes. Okay lang ba kayo? Yes! So yan, yung ultra-age natin, palapakan din natin. Thank you.
Tignan nyo po yung katabi nyo. Pag pangit po yung katabi nyo, kailangan nyo neto. Stimulation. Yung pendant po. Yan. Tapos yan. Kailangan nyo to. Some of you onliners. May mga onliner ba dito? Yes. Kailangan nyo po yan para anti-radiation po. Tapos yung mga new travel disease natin, please mangarap. Alam ko yung some of you nakapag-travel natin. Tama po ba? Yes. Mangarap naman kayo mag-travel? Yes! Excited ako. Saan naman ka-travel? Trip to Jensen. Naman ganda na. Mangarap naman ko tayo mag-travel, ha? Saan naman ka-travel? Trip to Tagong! Mangarap naman po tayo mag-travel. Okay po ba yun? Yes! May nakapunta ba dito sa Maldives? Kinakali? O dapat next year makapunta na kayo sa Maldives, ha? Yes! Okay po ba yun? Yes! O, last time po, history po yun. Ayan yung mga travel disease natin. Palawan, Hong Kong, winter in Beijing, China, Maldives. Tapos last time po, alam ko yung Maldives natin, if I'm not mistaken. History po siya sa networking. Kasi isang network marketing company from third world country, nagdala ng 300 distributors sa isang parang napaka high class na resort dito sa Maldives. So, dinastis ko natin, if I'm not mistaken, parang mga around 750 million po. So, ganun po ka-generous yung company po natin. Kaya kayo, mag-hit kayo ng Maldives or any trips that you have. Kasi free lang naman po yan. Okay po ba yan? Yes! So, hindi ko na po nalagay yung iba. Yung Dubai, tsaka Japan, tapos yung Korea, hindi ko na po nalagay. Tapos, ayan po yung mga packages natin. Yan. So, ang topic ko po, the leader, mabilis lang po ako. Okay lang po ba yun? Yes! So, ito po, okay lang ba yung training natin? Medyo relax. So, okay ba yun? Walang power. Yes. Relax lang. Kung gusto nyo ng power, amoyin nyo yung kiligili ng katabi. So, relax lang po tayo. Wala pong power. Okay po ba yun? Yes! Sabihin nyo, the leader and you. The leader and you. Ako po, lahat po ako naniniwala, lahat tayo leader. Pero lahat po talaga, nang sumali sa ganitong organization, iba kasi gusto nila kumita agad. Hindi po, may tinatawag po kasi tayong process. May tinatawag tayong process. Sabihin nyo, process. Process. Malakas po. Process. Opo, in terms of leadership, napaka-importante po nito. In terms of leadership, tanongin ako bakit? Bakit? Okay lang ba magtanong? Yes! Ano pong negosyo yung pinasok nyo? Game Global, ano pa po? Networking, ano pa po? Ha? Friendship business, ano pa po? Bilog, ano pa po? 1,000, ano pa po? May nakinig ako dito eh. Ha? Ha? Family business. Ano po kayong sinabi niyo? Relationship business. Dito po, dito. Pwede po kayong magsalita. Wala naman pong bayan. My own business. Opportunity business. Ano pa po? Responsibility. Oh, responsibility. Ano pa po? Parang si sir lang yung pausap ko dito. Tayo na lang kaya mag-training. Kayo po. Sino? Any idea kung ano yung negosyo pinasok nyo? Multi-level marketing. Ano pa po? My own business. Ano pa po? People's sino yung sabi people's business? This is people's business. This is people's business. Madami pong tao, pustahan tayo. Sa may mga dream board dito, madaming tao nagsiset sila ng goal for cars. Yes. Madaming tao nagsiset sila ng goal for money. Madaming tao nagsiset sila ng goal kung gaano kalaki yung organization na gusto nilang makuha. Madaming tao nagsiset sila kung gaano kaganda yung bahay na gusto nilang makuha. Pero wala pong tao narinig na nagset ng goal na gusto niya maging leader. Wala po. And leadership is very important in this business po. Tanawin ako bakit? Bakit? This is people's business. 85% ng negosyo po natin is about leadership. Sabi nga dito ng iba eh, ng karamihan, sabi nila in order for you to earn a lot of money in this business, kailangan maging leader ka muna. That's how important leadership is. And lahat po tayo, we have the capability to become a leader. Pero lahat po tayo, hindi agad magiging leader. Kaya napaka-basic lang po nito. Ang target ko po dito, yung mga first-timers. And aside from that, yung mga baguhan po. Kasi ang goal ko sa training na to, mag-build ng mga bagong leaders po. Kaya yung mga first-timers po dito, yung mga 6 months below, para sa inyo po to. Yung sa mga 7 months pataas naman po, reminder lang to sa inyo. Okay po ba yun? Yes! Kaya medyo relax lang po tayo. Okay ba yun? Yes! So lahat po tayo, katanungin nyo, lahat po ng mga gagaling, top 10 ng Davao, top 20, lahat po, car achievers, hall of famers, ng kahit organization po, lahat po sila magagaling na leader, pero hindi po sila naging nag-start na magaling na leader. Sabi nga dito eh, great leaders starts off as great follower. Lahat po tayo magiging follower muna. Sabihin nyo, follower. Follower. Parang ganito. Hindi ko na po nasulat sa PowerPoint ko, pero may tatlong level po ng leadership. Sabihin nyo, level. Level. May tatlong level po ng leadership. Yung first level po, ang tawag po doon, dependent.
Lahat po tayo, dadaan po tayo dun. Magiging dependent. Ano yung dependent? Didepende ka muna sa upline mo. Bakit? Kasi hindi mo pa alam kung ano yung gagawin mo. Lahat po tayo ganun. Since hindi mo pa alam kung ano yung gagawin mo, didepende ka muna sa upline. Ang word sa dependent, it's all about you, upline. Kaya yung upline nyo, napaka-importante po yan. Okay po ba yun? Yes! At tabi nyo ba yung upline nyo ngayon? Yes! Tignan nyo nga yung upline nyo, sabihin nyo, upline, thank you. Upline, ako ba yung upline nyo? Tignan nyo yung upline nyo! Sabihin nyo sa upline nyo, upline, thank you. Upline, sabihin nyo, maraming salamat. Parang dito taga-aim global. Yung mga taga dito, hindi eh, no? Tignan nyo yung upline nyo, sabihin nyo, upline, thank you. Upline, thank you. Po. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat. O, tignan niyo yung upline niyo. Tignan niyo. Sabihin niyo sa upline niyo, upline. Upline. Ililibre kita mamaya. Kasi lahat po tayo maging independent. Okay po ba yun? Yes. Pangalawang level po. Sabihin niyo pangalawa. Pangalawang level po ng leadership, tinatawag na independent. Ibig sabihin, ikaw na lang mag-isa. Kaya mo na mag-isa. Alam niyo mo yung laruan na disuse? Pag independent ka na, hindi ka na disuse. May pusa ka na. Kasi pusahan po tayo, lahat po tayo na nakaupo dito, alam na natin kung ano yung dapat gawin para umaman tayo sa negosyo natin. Lahat po tayo, alam na po natin kung ano yung dapat gawin. Pag alam mo na kung ano yung dapat gawin, hindi ka na disuse. Yung upline mo na, hindi ka na tinetext ng upline mo. Na kunyari, may training. Hoy, may training, attend tayo. Hindi na. Pag alam mo may training, attend agad. Pag alam mo may big event, na kailangan mo atinan, atin agad. Kasi independent ka na eh. Yung mga kailangan mong gawin para umama ka sa business natin, gagawin mo na ng pusa. Hindi ka na disuse. Tama. Okay po ba yun? Tama. O, pangatlo po, ito na tawag na interdependent. Pag interdependent po, ito na po yung nakaka-influensya ka ng tao. Ito po yung time, ito po yung level ng leadership kung saan bumabago ka na ng buhay ng tao. Yun po yun. Yung dependent po, it's all about you upline. Yung independent po, it's all about me. It's all about me. Kasi kaya ko yung mag-isa eh. Pero pag interdependent po, it's all about me. Doon mo marirealize na dream teamwork will make the dream work. Yun po yung level ng leadership. Okay po ba yun? Yes. Okay po ba yun? Yes. Kaya kami nilatawag tayong law of process eh. Law of process states, leadership develops daily, not in a day. Sabihin nyo daily. Daily. Mas malakas po. Daily. Mas malakas po. Daily. Pag sinabi pong daily, in Tagalog, araw-araw. Ano sa Tagalog ang daily? Every day. Araw-araw po. Tama po ba? Yes. So yung leadership level natin or leadership process po, nadidevelop po yan araw-araw. Sabihin nyo, araw-araw. Araw-araw. Hindi sa isang taon, hindi sa tatlong taon, araw-araw po. Well, in fact, na-realize ko po with my experience in networking. Ako po sa E-Global, nag-dinida yung global business for more than one year na po. Lahat po nakakilala ko, lagi nilang sinasabi, successful. Lahat na sinasabi nila, hindi porkit may downline ka na, leader ka na. Ganun pala siya kalupit. Kasi ang thinking ng iba, pag may downline ka, leader ka na. Hindi pa pala. Okay lang ba kayo? Yes! Kasi nga, yung leadership level mo, nag-develops daily. Ibig sabihin, araw-araw. Kailangan nag-grow ka, araw-araw. Kailangan nag-grow ka, araw-araw. Yes! Okay, yes. So ako po, madami yung sasabi, leadership is influence, leadership is about other people. Ako po, yung pag-uusapan natin, ito pong leadership na to, ako po kasi naniniwala ko, yung leadership, nag-i-start po yan sa sarili natin. Sarili natin. So, yung training ko po, as I mentioned a while ago, para po ito sa atin. Para po ito dun sa mga taong nakikita nyo, pag nakaharap po kayo sa salamin. Isong mo kasi, ma'am! Nasaan na tayo? Kasi mo ka tuloy sasabihin ko. Zoom mo kasi, zoom. Leadership!
leadership po, listen na, leadership po, nag-start sa sarili mo. Ang leadership po, hindi nag-i-start sa ibang tao. Nag-i-start po yun sa sarili mo. Kasi po, pag hindi nyo kaya i-lead yung sarili nyo, kahit 1,000 yung tao nyo, hindi nyo siya mali-lead. Parang ganito po, sabihin nyo, franchising. Franchising. Mas malakas po. Franchising. Alam nyo po yung word na franchising? Yes. Di ba alam nyo yun? Parang ganito, yung franchising kasi most common yan yung tinatawag na food cart franchising. Tama po ba? Yes. Food cart, Jollibee, McDo, Burger King, Schnepper's Schnepper, food cart franchising ang tawag ko. Pero meron pa pong ibang pina-franchise. Let's say for example, kung mahilig po kayo manood ng TV, ako kasi di lang nanonood ng TV. Yung makikita nyo po sa TV, let's say for example, yung mga talent show, Pilipinas Got Talent. Franchise lang po yun ng Philippines sa Amerika. America's Got Talent. Nung franchise nila, binili nila yung franchise, ginawa nilang Pilipinas Got Talent. Tama ko ba? Yes. Pagkulti mo yun. Iba pa. Kanyari, X Factor Philippines. Galing yun sa US. X Factor US. Ang US never. Di ko alam. Di ko talaga. Basta alam ko galing siya sa ibang bansa. Ultimo Dragon Ball Z. Alam niyo po yung Dragon Ball Z? Yes! Oh, hindi nyo alam yun. Kawawa mo kabataan nyo pag hindi nyo alam yung Dragon Ball Z. Hindi nyo alam yun? So yung mga kabataan, manood kayo nun, may inspire kayo kay Goku. So doon naman nalaman, may hidden potential ka. So, so pati Dragon Ball Z, franchise lang po natin yung sa Japan kaya pinalabas dito. Anything na hindi original sa Philippines, ginaya lang natin sa ibang lugar. Pina-franchise lang natin. Pati nga hotel eh. Hindi ko alam kung narinig yun ah. Ako na-amaze ako. Meron na palang pina-franchise na hotel. Let's say for example, hindi ko alam kung tama yung nabasa ko. Sino po nakapunta ng Iloilo? Alam niyo yung Iloilo? Yes. Alam niyo po yung Iloilo? Yes. Yung Iloilo po, may hotel po doon. Ang tawag Ajaxia. Ang may-ari po, yung may-ari ng Mang Inasal. So ang ginawa niya, nagtayo siya ng hotel, ang gandang hotel, lagi pwede nag-stay. Tapos, ang ginawa niya, since matalino siya, sabi niya, why not mag-franchise yung hotel ko? So ginawa niya, nagpa-franchise siya ng hotel. Nilagay niya sa Manila, malapit sa MOA. Ang tawag ko, Hotel 101. Which is isa sa mga status doon, top earner natin dito. Ang pangalan ko, Mike Macrohon po. Okay, po ba? Nakakapagawa. Masa sa ginagawa? Na-food cart. Diba? Food cart. Franchising din po. Tapos, ang magalupit sa franchising po, kaya po siya pina-franchise kasi may company o. Company o. Kunyari, Jollibee, kasi ako nagtrabaho sa Jollibee. Kung ano yung nasa company o na Jollibee, yun yung nasa franchise. Kung ano yung sistema ng company o, yun yung sistema ng franchise. Kung ano yung binibenta sa company o, yun yung binibenta sa franchise. Kung ano yung promo ng company o, yun yung promo sa franchise. So in short, kung ano yung nasa company owned, yun yung nasa franchise. Yun po yung franchising. Kumuha niyo po ba? Yes! Ang networking po, franchising din po. Aside from people's business po, ang tawag po sa networking po, ito madami tayo nilalaman po. People's franchising. Other term for networking po, people's franchising. People's franchising. Sabihin nyo, people's franchising. People's franchising. So kung people's franchising siya, question, ano yung pina-franchise natin? Tayo. Tayo. Ang pina-franchise mo dito, yung sarili mo. Yung sarili mo. Kung ano ka, yun yung magiging tao mo. Sabi ko sa inyo, basic lang ito eh. Nakinigin nyo yung kasabihan na, you attract who you are. Yes. Birds with the same feathers flock together. Yes. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yes. Ay, English yun, kanina ko lang kinabisado yun. Kasi nga kung sino kayo yung na-attract mo. Now, question. Huwag niyo pong sasagutin ng malakas, ha? Sagutin niyo lang sa utak mo. Pag franchise ka, may bibili ka? Yes. With your knowledge, with your experience, with your skills, with your system sa grupo, mag-franchise ka, may magpa-franchise ka. Parang ganun ka na lang, para mas mabilis yung masagot. Kung sasali ka sa sarili mo, sasali ka ba? Yes! Sabi ko nga, huwag niyong sagutin eh. Nalatang defensive eh. Pag sumali ka sa sarili mo, layakan ka kaya. Ay, hindi talaga kayo dito. Sabi naman, ang gulo mo siya, sabi mo, huwag sagutin. So, nag-reklamo ko, patayimik kami. So, ganyan yan. So, the question is, no. Hindi, madali lang. You just have to develop yourself.
Way back 2009, 2006, 2003, if you're going to do networking po, medyo mahirap mag-networking before. Medyo mahirap mag-networking. Tanungin nyo ba ako bakit? Bakit? Kasi konti pa lang po yung mga mayaman nun. Wala pang masyadong model pagdating sa networking po. Wala pa pong masyadong model pagdating sa networking. Networking right now, sobrang madami ng yumaman. Sobrang madami na po. Baka ngayon katabi mo, yan yung susunod na yaman dito. Yes! Sobrang madami ng yaman. So gagawin mo lang, kaya nga other term for networking, copy business. So yung mga mayayaman, titignan mo lang sila kung ano yung behavior nila, yung work ethic nila, yung attitude nila, gayahin mo lang. Huwag mo kukunin yung identity kasi hindi mo kayang kunin nyo. Kunin mo lang yung behavior, attitude, saka work ethic nila, tapos ilagay mo lang sa sarili mo. Nakukuha nyo po ba yun? Yes. So kaya lang po sa basic, kaya lang po basic yung training natin. Pag-usapan lang naman natin character ng mga mayayaman sa Inglobal eh. Yun lang po. So with my experience with Inglobal, nag-research po ako, nakuha ko po tong technique na to sa mga taong nakilala ko po. Para pala yumaman ka, pag-aralan mo lang yung mga mayayaman, kung anong ginagawa nila, gawin mo din, yayaman ka din. Ganun lang po kasimple. Ako po kasi naniniwala, simple lang po yung iba. Kasi ginagawa pong komplikado, kung ano anong ginagawa ka, ekekan, eh simple lang naman, ang dami ng yumaman. Gayaan mo lang kung anong ginagawa ng mayaman, yayaman ka din. Ganun lang! Simple lang yung buhay, huwag yung gawin komplikado. Pag malungkot kayo, umiti lang kayo, sasaya na kayo nan. Pag mabaho kayo, maligo kayo. Pag ayaw nyo sa asawa nyo, hiwalayan nyo. Ganun ang kabilis. At least na may global leader. With my experience po, tinignan ko lang yung mga leader na gusto ko, tapos kung ano yung resulta nila nung nakita ko, alam nyo po yung moment na, kaya pala sila mayaman. Kaya pala sila successful. Kasi ito yung characteristic nila. Nakukuha nyo po ba? Yes! So, yung sabi natin, sobrang basic lang. So, number one, nakita ko po, sa mga mayaman po talaga, they have great attitude. Sabihin nyo, great attitude. Great attitude. Malakas po. Great attitude. Ito, paulit-ulit na po itong narinig. Nagtataka din po ako dyan. Sa work na attitude. Sa work na attitude. Paulit-ulit po yan. Sa lahat ng na-attendan kong training, 99% may word na attitude. Nagtataka din ako. Attitude. Napaka-importante pala ng word na attitude. Pag dumating ka ng NDO, may attitude. Pag dumating ka ng ASAP, may attitude. Pag dumating ka ng leaders training, may attitude. 99% ng training natin lang ko for the past few years po, lagi may attitude. Napaka-importante po pala. Napaka-importante. One word, pero malaki yung magiging impact sa resulta natin. Yes. Ganun po siya kalapit. Tanungin niyo ko bakit? Bakit? Kasi kung ano yung attitude mo, yun yung resulta mo. Kung ano po yung resulta na nakukuha natin sa business natin, because yun yung tingin natin sa business natin. Sabi nga dito eh, what you think is more important than what you do. What you think is more important than what you do. Kung ano yung iniisip mo sa ginagawa mo, mas importante yan kaysa sa kung ano yung ginagawa mo sa negosyo mo. Nakukuha nyo po ba? Yes! Nakukuha nyo po ba? So great attitude, ito po yung lahat po ng kakilala ko na top earners, lahat po silang masayahin talaga. Laging nakangiti. Dito lang sa Davao nakasimangat ng mga tao. Pero lahat po sila nakangiti. Parang ito po, si Roy Nilaso, top 5 ng Global Palawan. Si Roy po, masarap po ito kasama kasi lagi po siya nakangiti. Ang itsura po ni Roy, pag nakita niyo po, ay lagi nakangiti. Hindi ko alam kung bakit hindi siya nakakapag-stay sa isang lugar. Tayo po kasi pag nakatayo, nakagilas. Diba? Siya pag nakatayo, nakagilas. Hindi ko alam kung uso yung sabo sa Palawan, pero nakangiti. So way back to February, March if I'm not mistaken, nakilala ko si Roy sa Palawan. Nagkaroon kami ng kick-off training, tapos isa po siya sa mga kinuha kong speaker. Tapos may nag-recommend sa kanya, sabi niya, Sir, di ba magki-kick-off training tayo? Invite natin si Sir Roy, may training siya na maganda, tapos ilagay natin doon sa kick-off training niya. Sabi ko, sige niya, pamitin sa akin si Roy. Nung nakita ko po si Roy, yung mukha niya, pag lumapit na lang, parang nakakalikang kali. Sabi, Sir, kaya matawa ako. Sabi ko, meeting tayo sa hotel ng 1 p.m. Punta ka doon, kinabukasan. Tapos, meeting tayo kung ano yung flow ng kick-off training natin. So, nangyari po, kinabukasan, pumunta, kaso nga lang late siya. Late. 1 p.m. yung training na, yung meeting namin, dumating siya mga around 2 na. Tapos, nakamotor lang. May sasakyan siya, pero ako yung gamitin. Humble kasi. So, motor. Pagkatating pa, ang kulit, pinatugtog pa yung motor eh. Brum, 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 brum. Tapos naka-helmet. Alam nyo pa pagtanggal ng helmet? Makakatawang addict talaga eh. Pagka, di ba naka-helmet? Siyempre, tinted. Pagka-so. So, ako nag-meeting kami, nakangit eh. Tapos kick-off training na, maganda yung training. Maganda yung training niya. So, kami yung last na speaker. Pag nakita mo po siya habang inaantay niya yung part, nakaganun. Ganun lang.
ganun pa rin siya. Siguro natakot na kayo ng 30, kaya hindi na. Tapos tinawag yung pangalan. Pag nagsasalita sa ako, So after kick-off training, so ako, nagtatakan na. Tapos, after na kick-off training, picture-picture muna, tapos sila doon na bumaba. Sorry. Pagbaba nila, pagbaba ako after picture-picture, ako yung nahuli. Pagbaba ako, may nakita ako nakabilog. Di ba ang meeting after meeting, nakatayo lang tayo, tapos nakikinig lang tayo. Itong grupo na to, kakaiba, yung meeting after meeting nila, gumagalaw talaga sila. Tapos ang saya. Eh ako, chismoso ko. So pinuntaan ko. Sabi ko, ano yan? Nakita ko si Roy, nagsasalita sa room. Sabi niya, sir, ang ganun yung kick-off training natin, ang lupit. Kung ano yung itsura niya, yung mga daw niya, ganun din yung itsura. Tapos nung ako na, sabi ko, talaga, ang galing ha! Curious ako kasi pag pumupunta pa ako sa isang lugar, pag may nakitaan akong tao na may matututunan ako sa kanya, tinatanong ko siya, so si Roy po, sabi ko, ba't ganun lagi siya nakangiti? Ang hirap kaya nun. Tapos ang gabit na, siguro yung skills yung ginagawa niya, tayo di ba pag matagal tayo nakangiti, natutuyuan tayo ng laway? Sa malupit, wala! Sabi ko, skills yun ha! Tama naman yun. So after namin after namin meeting after meeting, kumain kami sa Chowking, malupit talaga, habang kumakain nakangiti. Tinanong mo na muna, kasi hindi ko na mapigilan sa tino, Roy, anong sekreto mo? Bakit ka lagi nakangiti? Kasi you have to understand guys, that us as a leader in our group, para tayong kanta, tayo nag-create ng tone sa grupo na hindi. Try mong magpatugtog ng malungkot. Tignan mo lahat ng downline mo, malungkot. Try mong magpatugtog ng bad trip ka. Tignan mo lahat ng downline mo, bad trip. Tama mo ba? Meron ba kayong kaibigan na sobrang saya kasama? Experience yun? Diba? Sobrang saya ng kasama, ayaw mong mahiwalay sa kanya. Nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? Same goes with us as a leader. Dapat masaya tayong kasama. Nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba? So, tinanong ko si Roy, sabi ko, Roy, anong sekreto mo? Sabi niya, sir, nung hindi pa ako involved, medyo malungkot ang buhay. Kasi daw, as ang background niya kasi, boksingero, pinanglalaban siya ng Pilipinas sa ibang bansa for namin sa Second Olympics, boksingero siya. Sabi niya, malungkot ang buhay ko nun, wala akong pera. So, na-experience ko sa Global, na-realize ko, tinanggal ko si Jones sa buhay. Sabi niyo, Jones. Jones. Tinanggal niya daw si Jones. And some of us, kaya nahihirapan tayo mag-build yung organization natin kasi kasama pa rin natin si Jones. Sabi nyo, Jones. Jones. Mas malakas po. Jones. Sabi nyo, Jones. Jones. Mr. Jones. Mr. Jones. Sabi ko, ano yung Jones? Ang ginawa niya, sinulat niya sa resibo. Sabi niya, ito si Jones eh. Yung pagiging judgmental. Kabarkada ko pala. Negative opinion. Negativity and future self. Sabi nyo, judgment. Judgment. Most of us, pag naka-experience tayo, nakita natin yung isang tao, lagi natin silang dinajudge. Aside from that, yung moment na na-experience natin yung mga problema, dinajudge na natin siya as it is. Kung ano yung na-experience natin, dinajudge na natin siya kung ano siya. Kaya may problema tayo, ah, problema na dinajudge siya. Ah, na-reject ako, hindi na ako yayaman. Ah, na-discourage ako, hindi totoo to nito siya. Kasi dinajudge na natin siya as it is. Tapos aside from that, hindi ko alam kung na-experience nyo. Binigyan kayo ng magandang program ng apply nyo. Nakita nyo kung magaling yung kikitain. Wow! Ang lapit ng kikitain ko! Tapos nung nakita mo kung ano yung gagawin, sabi, wow! Ang hirap pala nga. Hindi mo pa ginagawa, ginudge mo na. That's pagiging judgmental. Aside from that, pagbibigyan ng negative opinion, hindi lang sa mga bagay-bagay, pati sa mga tao. Aside from that, pagiging negative. Ito po, envy at self-pity. Ang indication na meron ka nito, if you always compare yourself to other people. Lagi mong kino-compare. Paano mo nalaman yan, sir? Ganyan ako nung nag-start ako eh. Lagi kong kino-compare yung sarili ko sa ibang tao. Lagi kong sinasabi na, eh! Kaya lang naman lumaman yan kasi matagal na dito yan. Ako kasi kakalari ko lang eh. Lagi kong kino-compare yung sarili ko. Tapos pag makakita ko ng mga mayayari, lagi kong sinasabi, eh! Loko-loko yan, hindi naman talaga mahirap yan. Nung nag-start yan, tignan mo yung mukha. Mukhang mayaman eh. Yung buko, tignan mo, mukhang pang mahirap eh. So, lagi kong kinukompare sa sarili ko sa ibang tao. Pagiging envy pala yun, tsaka pagiging, alam mo yun, bababa yung tingin mo sa sarili. Don't ever compare yourself to other people, guys.
Don't ever compare yourself to other people. Tanggalin nyo si Jones sa buhay nyo. Okay po ba yan? Tignan nyo nga yung katabi mo. Sabi mo, tanggalin mo na si Jones. Tanggalin mo na si Jones. Para doon ka pa masinabihan, sabihin mo sa nagsabi sa'yo. Sabi mo, ikaw din, tama. Tama ka dyan. Yung katabi nyo po, pag nakasimangot, barkada yan ni Jones. Kaya kailangan nakangiti. Ngiti nga kayo, ngiti. Kahit bukan, okay lang yan. Tapos may ngipin pa rin. Kapag may friend po kayo sa FB, tapos pangalan Jones, i-block nyo na, ha? So lahat naman yung Jones. Okay po ba yan? Yes! So aside from that, obviously the opportunity. Ito po yung sinasabi ko kanina. Napaka-basic lang po nito. Kung ano po yung resulta na kukuha natin sa yung global, yung po yung tingin natin sa company. Kapag mababa yung resulta na kukuha mo, kasi mababa yung tingin mo sa company. Pag mataas yung resulta na kukuha mo, kasi mataas yung tingin mo sa company. Okay po ba yun? Yes! Yun. Last but not least, you have to, how you see yourself, kung paano mo tingin, ay, nagpipicture pa ba kayo? Sorry ma'am, picture mo. Pasensya na, nakaka-store po ko sa inyo. How you see yourself? Ito po, kaya kasi, hindi ko na dapat isasama, pero napaka-important dito para sa mga first-timers din po. How you see yourself? Sabihin nyo, how you see yourself? How you see yourself? Kasi ito sa mga challenges, pag nag-start ka sa ganitong business, kung paano mo tingnan yung sarili mo? Kasi kung paano mo tingnan yung sarili mo, yun po yung magiging tingin sa'yo ng tao. Attitude kasi is how you look at things. How you look at things. Kung paano mo tingnan yung mga bagay-bagay. So, I mentioned a while ago, what you think is more important than what you do. Kung ano yung tingin mo sa sarili mo, mas importante yan sa ginagawa mo. Kung ano yung tingin mo sa sarili mo, sabi mo, sarili. Sarili. Kasi kaya ko po ito nilagay, matami kasi yung tao, ang baba ng tingin nila sa sarili nila. Kaya yung tingin sa kanila ng ibang tao, mababa din. Matami kasi tayo tinatakas. Sabi nyo, self-talk. Self-talk. Araw-araw po, 85%. Sino dito naka-experience? Wala kang kausap pero nagsasalita. Sino dito naka-experience nyo? Wala kang kausap pero umingiti ka. Tawag po doon, baliw. Kaya tawag po doon, self-talk. Sabihin nyo, self-talk. Self-talk po yun. Self-talk. Parang ganito, mga self-talk natin. Gusto ko sanang mag-recute eh. Kaso may... Gusto ko sana nang mag-employ, pero gusto ko sana nang bumili ng sasakyan, pero gusto ko sana nang may gawin na business ko, pero yung pero, yun yung mga dahilan kung bakit hindi mo nakukuha yung gusto mong makuha. Yung pero na yun, yung but na yun. I want to become rich, but I want to buy a car, but gusto kong humakaw, but tignan mo yung mukha mo, mukha ka ng puwet, kakabat mo. But, yung but na yon, yung word na yon na sinasabi mo sa sarili mo kung bakit hindi mo nakukuha yung pangarap mo, yung mga gusto mo makuha sa aim, yun po yung tinatawag na self-talk. Yun po yung mga stories na sinasabi mo sa sarili mo kung bakit hindi mo nakukuha yung mga bagay-bagay na gusto mo. Ang malupit dito, 85% ng self-talk natin negative. Negative po. Dami. Which is ako, me personally, na-experience ko yun nung first time po ako nag-networking. Ang dami kong negative na self-talk na sinasabi ko sa sarili. Oh, okay lang ba kayo? Tapos lagi yung sinasabi, lagi yung may excuses sa upline ko. Lagi yung sinasabi, ito, what did you see? Hindi mo talaga yung may... Wala akong invite kasi yun. Sabi ko sa kanya, wala akong invite, wala akong ma-recruit eh. Sabi niya, tama. Kaya ako lang ma-recruit kasi nag-re-recruit ka. Hindi ka nagpa-recruit. Sabi naman kaya iba yung recruit sa recruit. Kaya iba. Recruit kasi kaya, puro ka pa-cute. At saka sa akin, sabi, puro ka pa-cute eh. Mag-recruit ka. Sabi niya sa akin, madami. Tapos hindi ko matatandaan sa kanya. Ito, sunog na itong sinasabi sa network. Sabi niya lang sa akin, have a lion attitude. Sabi niya, layo. Layo na sa King of the Jungle. Tama po ba? Yes. Layo sa King of the Jungle. Pag nanonood po kayo ng history, ako pa nanonood ng TV, pero yung mga may matututunan ako, let's say for example, geography, yung about sa cars. Hindi ako car enthusiast, pero kung paano ginagawa yung car, ang sarap panoorin. Alam niyo po ba yun? Yes. Yung may mga matututunan ako, kunyari speeches sa sports, yun lang po yung pinapanood ko, pero yung ako nanonood ng mga teleserye, mga movies, shit, never. Kasi for me, nasasaya na yun. So, pag nanonood po ako ng di ko alam kung Animal Planet or something, pag nakakanood ka ng lion, tapos may hinahabol siya, kunyari elephant, di ba? Pag ang elephant ay hinabol ng lion, anong gagawin ng elephant? Tatakbo. Ano pong gagawin? Tatakbo. Tatakbo siya. Pero based on study, ang elephant kaya siya tumatakbo,
pag inahabol siya ng lion, kasi yung tingin niya sa sarili niya. Ang tingin ng elepante sa sarili niya, kahit mas malaki siya sa lion, ang tingin niya sa sarili niya, pagkain lang ako nito. Kaya kailangan ko nito magpo. Pero based on study, elephant is 20 times heavier than lion. Based on study nga, yung paka ng elepante pag tinapak na sa ulo ng lion, bagsak yung bumunod, patay yun. Pero kahit na may kapasidad siya na patayin yung lion, tumatakbo siya palayo sa lion. Kasi yung thinking niya sa sarili niya, pagkain ako nito, papatayin ako nito. Ang lion po, pag nagahabol, let's say for example, hindi lang elephant, pati yung mga prey, ang thinking ng lion, wala akong pakialam kung gaano kakalaki, wala akong pakialam kung mabigat ka, wala akong pakialam kung mabilis ka, pero pagkain kita. Yun yung tingin ng lion. Pero if you're going to study lion, lion is not the heaviest. Hindi ko alam kung hippopotamus o elephant. Lion is not the smartest. Hindi po. Hyenas, tsaka snake, yung pinakamatatalino sa animal kingdom. Lion, hindi siya yung pinakamatangkal. Nakakuha niyo po ba? Lion, hindi siya yung... Parang, ang daming dapat na excuses sa lion para hindi siya maging king of the jungle. Pero at the end of the day, king of the jungle pa rin siya. Kasi dahil sa mga bagay-bagay, sinasabi niya sa lion, I'm a king. Same goes with us. Yung mga self-limiting belief na kine-create natin sa sarili natin, kung bakit hindi natin makuha yung pangarap natin, isa po yan sa mga nakakapigil sa atin. Kaya remove that. Dapat sabihin mo sa sarili mo, I'm a leader, yayaman ako. Regardless kung anong mangyayari, regardless kung gano'ng kayura, pero yayaman ako. Nakukuha niyo po ba yun? Yes. Nakukuha niyo po ba yun? So, think as a lion. Have a lion attitude. Hindi porket maliit ka, hindi porket mababa yung financial status mo, hindi porket hindi maganda yung suot mo compared to other people, hindi porket ganito ka, hindi porket ganyan ka, hindi ka nayaman. All of us, we have the capability to change our lives. Naniniwala ko, sa ibang lugar, pag sinasabi ko, pupapalakpak. Value people over money. Sabihin nyo, value people over money. Always do this, guys, ha? Always do this. Value people over money. Relationship the foundation of the leadership. Ito, mabilis na lang po. Sabihin nyo, value people. Magpapipiliin po kayo kung pera o tao. Lagi nyo pong pipiliin tao. Kasi ang pera po, hindi nyo po yung kayang i-motivate para gumalaw. Pero ang tao po, once na motivate, no? Once na inspire, no? Kahit pigilan nyo po yun, hindi na po yung gagalaw. Kahit hindi na po yung mapipigilan. Okay po ba yun? Yes. So, isa po natutunan ko, always practice rule of 10 po. Always practice rule of 10. Ano yung 10? Tignan nyo po yung katabi nyo. May cheese sa ulo. Rule of 10 po, yan po yung every time na makakamit ka ng tao, laging may cheese sa ulo. Ano yung cheese? Ibig sabihin, magaling siya. Rule of 10, lahat po ng successful na tao na kilala ko, hindi na sa global, pati sa iba't ibang industry din po, lahat po sila, ang tingin nila sa ibang tao, lahat yung magagaling. Yun yung rule of 10. Kasi kung paano mo tignan yung ibang tao, yun din yung tingin mo sa sarili mo. Kung gusto mong tignan mo yung sarili mo na magaling, dapat tingin mo sa ibang tao, magaling. Regardless kung ano yung tsura. Regardless, kunyari, gulag-gulanit yung damit. Diba? Regardless. Kung mababa yung financial status niya or whatever. Basta rule of 10. Rule of 10. Okay po ba yun? Yes. Yun po yung value. Kasi you have to understand, guys, na you as a leader, you have to act as a yeast. Sabihin nyo, yeast. Yes. Alam nyo po yung yeast? Diba yung yeast, pag nilagay nyo sa dough, kahit konti lang siya, yung dough magsiswell. Twice ng size niya. Yun po yung leadership. Na pag yung mga taong hinawakan mo, dapat lumalabas yung potential niya. Paano lalabas? Kailangan maniwala siya na magaling siya. Kung hindi siya naniniwala sa sarili niya, dapat ikaw naniniwala sa kanya. Yun po yung rule of 10. So pag nakakita ko kayo ng prospect na nag-i-invite nyo, laging lagyan nyo ng 10 sa ulo. Di ba judgment, si Jones? Huwag nyo i-judge. Laging lagyan nyo, ah, ito malapit, ito magaling to. Ah, ito magiging leader ko to. Ah, ito yaman ko. Kaya tignan mo yung katabi mo, tignan mo. Eh, sabi mo sa kanya, malupit ka. Sabi mo, ikaw na. Sabi mo sa kanya mo, ikaw na. Ikaw na ang susunod na yaman sa global. Sabi mo sa kanya mo, bagyo mamang ka, pautangin mo ako. Bagyo mamang ka. Sabi mo sa tao, magaling dapat. Taway po ba yun? Aside from that, ayun nga, sabi nila, the best way to influence people is not to show how great you are, but to show them how great they are. Don't make yourself a big deal na magaling ako, magaling ako, magaling. Hindi. Dapat sila, magaling kayo, magaling kayo, magaling kayo, magaling kayo, magaling kayo. Lahat po, at tingin ko sa inyo, lahat po kayong magagaling. Okay po ba yun? Lahat kayong magagaling. So, tignan nyo lahat ng tao. Ayan, aside from that, treat your team as a family. Always remember this, ito, napaka-basic lang po nito. Dapat yung mga downline mo, hindi mo tingin. Ako nga po eh, if you're going to ask me, dapat yung mga downline natin, hindi natin tinatawag na downline eh. Ako lang po to ha, huwag po kayo magagalit sa akin.
Hindi ko pa pinabago yung industry. Pero yung mga tao dapat natin sa downline natin, mga success line. Ako po, hindi po ako naniniwala dun sa mga tinatawag na strong leg, weak leg. Strong leg, weak leg. Hindi po ako naniniwala dun. Sa akin lang po. Ha? Parang nagagalit na kayo sa akin. Hindi po ako naniniwala dun. Yung weak leg, kaya siya nagiging weak kasi tinatawag mong weak eh. Yung strong, kaya strong leg kasi tinatawag mong strong. Try mo tawagin pareha success line. Pustahan tayo, yung dalawang yun magkakabulan. Yes! So treat your team sa family. Kasi extension po ito ng family natin. Pustahan po tayo. Some of us, pag wala tayo sa bahay, nandito tayo. Pag wala ka mga kapatid mo, nasa downline ka. Or nasa success line ka. Pag wala ka sa asawa mo, nasa upline ka. Tama? So binibuild na natin ito eh. Dapat extension ito ng family. Isa po sa natutunan ko kay Sir FN, yung Sir Francis Miguel po. Isa po natutunan ko sa kanya habang pinapanood ko siya. Lahat po tayo nag-agree. Pagdating po sa relationship, napakagaling po talaga ni Sir FN. Tama po ba? Yes! Napakagaling talaga. Isa po natutunan ko sa kanya, sabi niya, deep relationship. Sabi niya, mag-build ka, what business relationship? Deep relationship. Pag sinabing deep, hindi ko sinabing siya tayo may mga upline, downline nyo. Hindi po. Deep relationship, yung parang ganito. Yung pag may sakit siya, tinitext mo siya kung kamusta siya. Alam niyo po ba yung mga maliliit na ganun, na moment na ganun? Ang laking impact po nun sa mga ka-team nyo. Let's say, for example, birthday ng mga na mga line nyo ngayon, mga tao sa organization nyo, birthday nila, text nyo, happy birthday, Brad. Saan handa natin? Saan yung kainan? Alam nyo po yung mga simpleng message na yun. Ang laking impact sa tao nun. Yes. Kunyari, downline mo, alam mo yung birthday ng kasawa niya, tapos yung birthday ng kasawa niya, dinext mo, Brad, birthday ni Mrs. Ha? Saan kainan natin? Ang laking impact sa kanila nun. Nagkasakit sila, hindi ka pinapapunta, pero pumunta ka. Ang laking impact nun. Laking impact nun. Kasi lagi tatandaan yung relationship, hindi naman siya nabibuild sa isang malakihang event. Ang relationship po nabibuild sa maliliit. Yes. Oh, paano? Ako po, nabuild yung relationship ko sa upline ko. Kasi nung first time ko nag-network sa Green Nails, pinapakain na ako kung saan siya kumakain nung start siya mag-network. Kung wala pa siyang pera. Meron po kasi sa Green Nails, kainan ng pancit canton, 35 pesos may dalawa ng itlog. Doon kami kumakain. Tapos lagi niya sinasabi, alam mo, nung nag-start ako sa ganitong business, dito ako kumakain araw-araw kasi may akong pihay. Tapos tinanong ko siya, sabi ko talaga, at sabi ko, ilang pancit canton yung kinain mo bago kayo maman? Sabi niya, bakit? Nakainin ko na ngayon, baka yung maman na din ako. Ganun, nabuild yung relationship. Kasi habang kumakain kami, nagkaganto lang kami. Sabi niya sa akin, Brad, ilang kayo magkakapatid? Sabi ko, ah, sino sa'yo tanong mo? Sabi ko, 12 kami. Ano nangyari yun? Kasi sabi ko, ganyan. Tapos nalaman niya na. Nung nalaman niya kung ano yung financial status ko, nalaman niya kung sino ko, doon na nabigil yung relationship niya. Kunwari, fishbowl. Para mag-fishbowl kayo. Downline mo bago, kain tayo fishbowl. Fishbowl, kasama nang fishbowl, nagkantuhan kayo. Ano kayo magkakapatid? Bum-bum na! So yung relationship, hindi siya nabibuild na isang malaki event. Nabibuild siya na maliliit na event. Na pinagsama-sama, biglang lumaki. Kailangan alamin mo natin. Okay po ba yun? Yes! Relationship. Kailangan alamin mo. Hindi lang puro business relationship. Alamin mo dapat kung ano yung kalagayan niya. Alamin mo ko dapat. Kunyari, nangyayarapan siya mag-review. Kasi nga nagpapapiti. Kailangan tuwa ko mag-review. Kailangan, walang invite. Tanungin mo, hindi yung puro business relationship. Nakamusta yung production mo? Kamusta yung ganito business? Hindi. Kailangan din. Kasi extension to ng family natin. Okay po ba yun? Yes! Street. Yung mga tao sa organization mo sa'yo. Okay po ba yun? Yes. Oh, pag family mo iti-treat, imagine this ha, pag family mo iti-treat yung mga tao sa organization mo, parang family natin. Di ba ang family natin, kahit magkabangayan, naghihiwalay ba? Hindi. Same goes with us. Kahit magbangayan, since tinatawag natin as family yung mga tao sa organization natin, kahit magbangayan tayo, hindi aalis yun. It's a family. Nakakuha niyo ba ba? Yes! Nakakuha niyo ba ba? Kunyari, may problema, aalis ba? Hindi mo naman pwede. Kunyari, may problema ka sa nanay mo, di ba? Nanay over na? Hindi! Hindi mo pwede iwan nanay mo, nanay mo pa rin yun. Nakakuha niyo ba ba? Yes! Same goes with us. Pag-trinit mo yung mga tao sa mga circle mo, as family, mag-i-stay at mag-i-stay sila sa'yo. Okay po ba yun? Yes! Okay po ba yun? Yes! So aside from that, passionate. Sabihin nyo passionate. Passionate! So ito po, ganito na lang. Sabi nila, do it with passion or not at all. Mahalin po natin yung ginagawa natin. Okay po ba yun?
Yes. Okay po ba yun? Yes. Kasi madaming tao po, if you're going to ask me, based on my experience, madaming tao kaya sila nag-struggle sa ganitong business. Kasi mahal nila kung ano yung makukuha nila, pero hindi nila mahal kung ano yung ginagawa nila. Ulitin ko po. Madaming tao kaya sila nag-struggle sa ganitong business. Mahal nila kung ano yung makukuha nila, pero hindi nila mahal kung ano yung ginagawa nila. Ulitin ko po. Madaming tao nag-struggle sa ganitong business kasi mahal nila kung ano yung makukuha nila pero hindi nila mahal yung ginagawa nila. Yes! Ano mo? Madaming tao. Kaya mga malulupit pa yung mga tao yun. Sabi, sigaw, ako na ang susunod. Kami sa tanong na M-Global. 2 months from na, wala na. Bibili na ako ng sasakyan! Nakichip lang, umalis na. Kasi hindi nila mahal. Ang mahal lang nila, kung ano yung makukuha nila. Result is always automatic, guys. Result is always automatic. Yung sasakyan nandyan lang yan, hindi mawawalaya. Yung pera, sobrang dami ng pera ng buong mundo, hindi tayo mawawalan, hindi tayo mauubusan. Tama, yung mga prospect natin, billion, dumadami pa yan. Pero kapag hindi mo mahal yung ginagawa mo, di ba? Madami ka tao, hindi mahal yung ginagawa nila eh. Kaya kung ano yung ginagawa. Madami po, which is lahat tayo na-experience nyo. Pag hindi mo kasi mahal yung ginagawa, ito yung mangyayari. You will be tired in your heart, you will not value it, motivated, nakikita mo lahat negative, hindi ka mag-enjoy, hindi ka mag-enjoy successful. Pag hindi mo mahal yung ginagawa mo. Sabihin nyo value. Value. Mas malakas po, value. Value. Sinabi pong value, yung binibigyan mo ng halaga. Halaga. Madaming tao sa ganitong organization, hindi nila binibigyan ng halaga yung ginagawa nila. Pag binibigyan nyo kasi ng halaga yung ginagawa nyo, parang ano yun? Sabihin nyo values. Values. Malakas po. Values. Kung sinabi nyo pong values, yan po yung mga bagay na binabalue natin. Always keep this in mind, guys. Pag sinabi nyo values, yan yung mga bagay na binabalue natin. Yan yung mga bagay na binabalue natin. Parang ganito, asawa. Sabi nyo, asawa. Asawa. Di ba may mga asawa na kayo dito? Asawa. Di ba? Pag binabalue mo yung asawa mo, dapat hindi ka nang babae. Para may galit kayo. Pag binabalue niyo yung asawa niyo, dapat hindi kayo nababalae. Dapat hindi ka tumitingin sa ibang babae. Pwede kang tumingin, pero lilingon ka pala yung pabalik. Alam mo po, marami nakita ka maganda, maganda yun. Pero mas maganda pa rin yung misis ko. Yeah. Hindi pag naglalakad ka sa mall, yung makakita ka lang na maganda. Pwede yun ah. Hindi ganun, kasi binabalue mo eh. Pag binabalue mo yung asawa mo, dapat di ba siya sinisiraan. Nakukuha niyo po ba? Yes! Nakukuha niyo po ba? Yes! Dapat yung mga words na bububo ka lang sa bibig mo, dapat yung mga words lang na makakatulong sa kanya para mag-grow siya. Yes! Hindi yung pag hindi mo na siya kasama, kasama mo na yung mga barkada mo. Yung misis ko, masakit talaga sa ulo yan. Pesta yan, pesta yan. Hindi dapat yun. Hindi dapat yun. Ang malupit dito, pag mahal mo yung asawa mo, dapat yung relationship nyo nag-grow. Nag-grow. Tama po ba? Yes. O, lipat tayo sa anak. Ganun din po sa anak ako kasi may anak na ako eh. So, pag binabalue mo yung anak mo, dapat lahat. Hindi lang financially, time, tsaka emotionally, napoprovide mo dun sa anak mo. Kasi mahal mo siya eh. Binabalue mo siya. Dapat yung anak mo, pag binabalue mo, dapat lahat tayo, lahat ang magulang, alam naman natin to. Pag binabalue natin yung anak natin, gusto natin, paglaki nila, nagpupo at popo sila. Dapat may galang sila sa nakakatanda. Kasi binabalue natin siya. In short, kung binabalue natin yung anak natin, lahat ang kailangan nila pinoprovide, dapat paglaki nila nag-grow sila. Tama? Yes. Tama po ba? Yes! Same goes with aim. Pag hindi mo kasi mahal yung ginagawa mo, hindi mo siya ibabalue. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi lang aim, pati ibang industry. Pati iba't ibang kumpanya, dapat hindi natin sinisiraan. Okay lang pa kayo. Yes! Dapat hindi natin sinasabi, huwag ka lang sumali dyan sa Royal True Orange. Dito ka na sa mas maganda to. Huwag ka lang sasali dyan na, man lang yan. Dito ka na sa huwag ka lang sasali dun sa unang row. Yung unang row lang yung mayamit dyan. Kaya na, front. Yes! Huwag nung gagawin nun ha. Yes! Hindi lang. Kasi binabalue niyo yung aim. Tama ko ba? Yes! Binabalue niyo yung aim, but the industry itself, you have to value it. Kasi madaming tao, hindi na po binabalue yung industry na pinasok nila eh. Madami po dyan. Madami ng tao eh. Laki-laki na nang kinikita, umahalis pa eh. Tapos nagtatayo ng sariling kumpanya.
Tapos yung product, real estate. Pay in 35,000. Baka makakuha ng 35,000 sa sarili kang konto. So, dapat hindi po. Dapat. Kapag binabayan nyo yung 8, dapat nag-grow. Pag binabayan nyo yung 8, dapat loyal tayo. Kasi if you're going to ask me, ako po, wala na akong way out eh. Siguro some of you meron pa. Ako po, wala na akong way out eh. In global na lang. Pag hindi pa ako yung maman sa ganitong business, saan ako iya? Yes! Watch out din sa mga iba't ibang company na nag... Kasi madami na po nagsusulputan eh. Pumunta po kayo, nakalimutan ko kung anong department po yun. Pinag-aralan namin yun. May department specifically sa government na nag-check kung ilang network marketing company yung nag-put up. Kung ilang network marketing po yung nag-put up. Para if I'm not mistaken, araw-araw po, mga around 50 to 100. Hindi ko lang alam yung nag-a-apply for business permit for networking. Madami po. Tapos yung iba nga eh, kahit walang permit, nag-put up sila. Tama po ba? Dapat pag nakita natin na scam yung company, dapat tayo mismo binababana na. Hindi natin sila sinisira, pero sinisira kasi nila yung company natin. Sinisira nila. Ang ganda na ng industry, pero madaming networking na, alam nyo po yun, na scam. So, dapat protektahan natin yung industry natin. Pag nakita natin scam, dapat wag natin i-tawag dito, i-entertain. Okay po ba yun? Alam nyo naman yung pag-scam eh. Pag-scam po, lagi tatandaan. Sa networking po, malalami yung pag-scam. Depende sa prata. Ang prata po kasi dapat consumable. Yes. Alam nyo naman po yun. Yes. Tama? Yes. Pag ang product ko hindi consumable, kasi lagi tatandaan, ang product ko puso yan ng industry, ng company. Pag hindi maganda yung product, parang, kasi ang puso natin, pag tumibok, lahat ng organs natin sa katawan, masusupply niya ng oxygen, tsaka ng blood. Pag nag-pump yung heart natin. So yung product, parang ganun din po, puso ng tao. Pag hindi siya nag-pump ng maayos, hindi masusupply yung lahat ng organs natin na maayos. Same goes with a company na walang magandang products. Kasi po bakit? Para siyang tao na walang magandang puso. As in, wala talaga literal ng magandang puso. Kasi pangit yung product eh. Yes. Tapos sinasabi, yayaman. So watch out sa mga ganyang company. Okay po ba yun? Yes. You have to stay with the loyal company. Okay po ba yun? Yes. Loyal ba tayo sa A? Yes! Giniwala ba kayo? Yaman tayo dito? Yes! Palakpakan naman natin yung company. Mahalin niyo po yung ginagawa. Lahat po tayong common denominator natin, lahat po tayo gusto natin kumita ng pala, kaya lahat po tayo gusto natin maging successful. Tama po ba? Yes! Nakarinig na po kayo ng kwentong walang kwenta? Yes! Ngayon pa lang, ngayon pa lang? Yes! Okay lang magkwento ng walang kwenta? Yes! Favorite ko po kasi itong kwentong to. Meron po isang babae, naglulutok siya ng dinner. Kasi magdi-dinner na sila ng family niya. Tapos habang nag-aantay yung anak niya sa table, siya nagluluto. Tapos habang nagluluto siya, nakita niya sa salamin, sa may harap, ang bahay nila, may tatlong ulubi. Tapos mukhang pagod, nakaupo sa gutter nila. So naisip niya, sabi niya, baka ano yun ah. So ginawa niya, nilabas niya po. Pagkalabas niya, nakita niya, tinanong niya yung mga lalaki. Sabi niya, kuya, anong ginagawa niyo sa harap ng bahay natin? Sabi nung kuya sa gitna, sabi niya, ma'am, papahinga lang po kami. Kasi pagod na po kami. 2 days na po kami naglalakay. Alis din po kami agad. So yung babae, parang naawa. Sabi niya, hindi kayo kumakain? Hindi pa kayo kumakain? Sabi nung lalaki, sabi niya, opo, hindi pa po kami kumakain. So sabi nung babae, sige, ganito na lang po. Pasok kayo sa bahay namin. Nagluluto po kasi offer dinner. Pasok po kayo para pakainin ko po kayo. So yung lalaki, sabi niya, ah, ganun po ba? Thank you po ah. Pero nandiyan na po ba yung asawa niyo? Sabi ng babae, ah, wala pa. Pauwi pa lang. Sabi niya, pauwi pa lang. Maya-maya nandito na yun. Sabi nung lalaki, mamaya na lang po kami papasok pag nandiyan na po yung asawa. Sabi ng babae, ah, makes sense. Ginawa niya, natin yung asawa niya, pepre. So ako nagpe-prepare siya, dumating na yung asawa niya, tapos kinausap niya, sabi niya, hi! Yung lalaki sa likod, sa harap! Hindi pa daw sila kumakain, nakita mo? Sabi niya, oo, parang pagod na yun, anong ginagawa nyo doon? Eh, gusto ko sana pakainin dito sa loob ng bahay. Pwede ba natin papasokin lahat? Sabi niya, sige, pakainin mo, madami kang tayo pagkain. Nag-in global tayo eh. Yes! sabi ng babae, sige, labas ka. Paglabas niyan, sabi niya sa mga lalaki, mga kuya, hindi na po yung asawa ko, pasok na po kayo, kain na po tayo. Tapos tumayo yung lalaki sa gitna. Sabi niya, ah, nandiyan na po yung asawa niyo. Sabi niya, ate, ano po, ganito po, hindi po kami pwedeng pumasok lahat. Isa lang po yung dapat nung piliin sa amin. Sabi ng babae, nagtaka. Alam niyo yung tsura ng babae? Ay, tsura yung ngayon.
Sabi nung babae, bakit po? So sabi nung lalaki sa gitna, kasi ganito po yan, ate. Ito pong nasa kaliwa ko, ang pangalan po nito, success. Ito pong nasa kanan ko, ang pangalan po nito, wealth. Ako po, ang pangalan ko, love. So isa lang po yung pwede nyo piliin sa amin. Isa lang po yung pwede ko. Sabi nung babae, oh, ganun ba? Sige, pasok siya. Sinabi niya sa asawa niya. Yung asawa niya, tuwang-tuwa. Sabi nung asawa niya, di ano? Papasukin mo si Wed? Para umaman na tayo talaga! Ginawa ng babae, dinaguhan mo. Mukha ka talagang pira. Babae, mukha kasi. So, sabi niya, papasukin natin si success. Para maging successful tong family natin. Eh, yung anak nilang maliit, nagsalita. Sabi, ma! Pa! Bakit kaya hindi si love? Para mapuno ng love tong bahay natin. Yung mag-asawa nagtingin, sabi nila, power. Lumabas. Pagkalabas ang babae, sabi, sige na, sulab na. Sulabas ang babae, sabi niya, sino po dito si love? So yung lalaki sa gitna, tumayo. Sabi niya, ako po. O, sige, kayo daw po yung kumain sa loob. So pumasok na. Abang papasok sila sa pinto, pagbukas ng babae, nagtaka siya. Kasi si success, saka si Will, sumunod sa kanila. So sabi niya, ba't ganun? Sabi niya, isa lang yung papasok ah. Ba't papasok itong dalawa? So nagpaliwanag sila. Sabi niya, ganito po kasi yan ma'am. Pag pinapasok niyo po si success lang po yung papasok. Kasi po, hindi porkit successful ka, mayaman ka na. Hindi porkit successful ka, mahal mo na yung ginagawa. Pag pinapasok niyo po si Will, si wealth lang po yung papasok. Kasi hindi po mayaman ka, successful ka na. Hindi po mayaman ka, mahal mo na yung ginagawa nyo. Mahal mo na yung ginagawa. Pero since pinapasok nyo po si love, pag pinapasok nyo po si love, sabi ng lalaki, success and wealth will follow. Kailangan mahalin nyo yung ginagawa. Success and wealth to follow lagi. Okay. Wow! Sabi nyo ba, may bago kong kwento ah. Yes. So, mahalin nyo po yung ginagawa. Mahalin nyo. Huwag nyo sisirain yung industry, huwag nyo sisirain yung company. Okay po ba yun? Yes! Mahalin po yung ginagawa. Always remember that. Mas magiging madali po itong negosyo natin pag mahal nyo po yung ginagawa. Kasi pag mahal nyo po yung ginagawa nyo, lagi yan. Sabi ko sa inyo, relax lang tayo, ha? Yes! Ayan. So, ulo. Sabihin nyo, hard work. Ito, common denominator naman ito sa mga... Lahat po yan, mga masisipag talaga. Ayan yung sinabi ko nito, hard work will make the dream works. So, kailangan po magsipag po tayo. So, keep this in mind guys, ha? Hindi po tayo dito binabayaran for time. Binabayaran po tayo dito through performance. Ulitin ko po, hindi po tayo binabayaran dito sa oras na ini-spend natin sa business natin. Ini-spend, binabayaran po tayo dun sa performance. Kasi napaka-simple negosyo lang po ito. Pag nagpe-perform tayo, babayaran tayo. Pag hindi tayo nagpe-perform, hindi tayo babayaran. Kahit mag-spend po kayo ng 1,000 oras dito kada buwan, kung sa 1,000 oras na yun, wala po tayong ginagawa, hindi pa rin po tayo kikita. Pero kung 50 hours lang po yung ini-spend nyo sa negosyo natin, pero yung 50 hours na yun, binong minuto si Gusto Gundo, humahato ka, numo-prospect ka, nagpe-present ka, magpa-follow up ka, madami ka nakakausap, mas lamang ka pa din dun sa nagtao na i-spend ng 1,000 oras. Always remember that. Napakasimple lang nito. Sabi nga nila, success is hidden in your daily activity. Sabi nyo, daily activity. Daily activity. Mas malakas po. Daily activity. Daily activity. Kung ano yung ginagawa mo, araw-araw, yun po yung magdi-determine kung ano yung future mo. Let's say for example, nagsisigarilyo ka. Araw-araw magsigarilyo ka. Madi-determine mo yun. 5 years from now, may lung cancer ka na. Try mo uminom araw-araw. Tapos yung tipong lasing ka talaga, 5 years from now, may sakit ka na sa liver. Try mong kumain ng matataba, araw-araw. 5 years from now, high blood ka na. So, araw-araw kung ano yung ginagawa natin, yun yung magdi-determine kung ano yung future natin. So, you have to ask yourself, sa araw-araw na ginagawa mo, malalaman mo kung ano yung future mo. Sa araw-araw ba na ginagawa mo? Yung ginagawa mo, minuminuto, oras-oras, araw-araw. Makakatulong ba yan para makuha mo yung pangarap mo dito? Pag hindi, panggilin mo. Kasi as I mentioned, leadership is leading yourself. Leading yourself first. Kailangan i-lead mo yung sarili mo sa mga activity na makakatulong sa'yo para makuha mo yung dreams mo dito. Pag hindi makakatulong, tanggalin mo na, ganyan na masimple yun. You have to lead yourself kasi as I mentioned a while ago, hindi mo kayang i-lead yung sarili mo, hindi mo kayang i-lead yung madaming tao.
O, oh, paano po ba? Let's say for example, manonood ba ako ng TV o manonood ako ng motivational videos? Magre-recruit ba ako o makikipag-chismisan ako? Magbabasa pa ako ng libro o magbabasa ako ng dyaryo? Nakukuha nyo? So you have to lead yourself. Kailangan nyo kasing kontrolin yung sarili nyo na gawin lang yung mga bagay na makakatulong. Don't ever ever waste time, guys. Waste time. Huwag po. Kasi yung time mas importante po yun kasi sa pera. You can have more money, but you can never ever have more time. Okay po ba yun? Yes. Daily activity nyo, i-analyze nyo. Ito bang daily activity ko? Ano ba yung ginagawa ko araw-araw? Kaya po siya tinawag na hard work. Sabihin nyo, hard work. Hard work. Kaya po siya tinawag na hard work, aside from daily activity, kaya po sinabi yung daily activity, yung ginagawa mo, kasi kaya po siya tinawag na hard work, kasi kung ano po yung ginagawa mo mag-isa, yun po yung magdedetermine kung magiging successful ka sa business natin o hindi. Kaya po siya tinawag na hard work. Kasi hard work yun. Kasi ikaw naman easy. Hindi siya tinawag na easy work. Yung easy work kasi ganito. Easy work lang naman ito kasi magkakasama tayo eh. Lahat po kasi ng mga bagay-bagay, pag magkakasama tayo, nagiging madali. Pero kaya siya tinawag na hard work. Kasi yung hard work mo, yung ginagawa mo mag-isa na mahirap, yun yung magdedetermine kung magiging successful ka sa business natin. O hindi. So you have to ask yourself again, aside from your daily activity, dun sa ginagawa ko, pag mag-isa ko, yan yung magdedetermine kung magiging successful ako. Kasi always remember this, ang success po hindi po nakikreate dito sa office. Wala po dito. Hindi kayo magiging successful dito. Bilihan lang po ito ng products at training. Bilihan lang po dito. Wala pong yumayaman dito. Yayaman po kayo mamaya paglabas nyo. Yes. Yun po. Mamaya po, yayaman kayo. Malalaman nyo kung yayaman kayo. Mamaya po, habang nininegative kayo ng nanay nyo. Mamaya po, malalaman nyo pag magiging successful kayo. Mamaya po, abang sinisermo lang ka ng asawa mo, pinapapili ka. Pamili ka, yung global o kaming mga anak mo. Doon mo malalaman kung magiging successful ka hindi. Kaya nga hard work eh. Kaya sa hard work. Kasi hard, mag-isa ka lang, pero you have to work. Hard work, forgetting paid to performance. Okay po ba yun? Yes. So aside from that, hard work. Pag sinabing hard work, outwork yourself. Dapat po, lagi tayo nag-grow. Kasi sabi nga ni Doc Ed, natutunan kay Doc Ed, we are in the business of personal growth. The more nag-grow tayo sa ganitong business, the more na yumayaman po tayo. So you have to outwork yourself. Ito po yung sinasabi ko na huwag nyo pong i-compare yung sarili nyo sa ibang tao. Kasi kaya po madaming tao hindi nakaka-move forward. Kasi lagi nilang i-compare yung sarili nyo sa ibang tao. Mas magaling ako dito, mas magaling to sa akin. Mas magaling ako dito, mas magaling to sa akin. Magaling ako dito, mas magaling to sa akin. Magaling ako. Kaya ang movement sideways. Hindi nag-move forward. Kung meron mang tao kayo na dapat ikumpara sarili nyo, yung sarili nyo lang. Dapat kung sino ka ngayon, bukas mas magaling ka na. Dapat kung ano yung ginawa mo next ngayong week, dapat next week mas damihan mo pa. Para nag-grow ka. Okay po ba yun? Kasi ako eh, not being biblical here. Pero lahat po ng ginawa ng nasa taas mag-grow. Lahat po ng ginawa ng sa taas. Mapaliit, mapamalaking creature yan, or human being, lahat po yung mag-grow. Basta always remember this guys, if you're not growing, you're not living. If you're not living, you're dying. If you're not growing, you're not living. If you're not living, you're dying. Pagpapin mo ba? Kailangan mag-grow tayo. Aside from that, sabi ko keep growing. Aside from that, character, sabihin yung character. Yan, tapos na po ako, palapakan na naman ako. Ito, last na po. Tutulungan ko po ito, lahat ko ng leader na nakilala ko talaga na naging successful sa ganitong business. Lahat ko sila may character. Malapit po itong character na ito. Ito po, gusto nyong somehow maging mabilis sa negosyo natin? Yes. Gusto nyo po ba? Kunyari yung 1-year goal nyo pwede nyong ma-hit ng 6 months. Gusto nyo po ba yung gano'n? Yes. Gusto nyong medyo maging, aside from mabilis, medyo maging madali? Yung pag-network nyo po? Yes. Gusto nyo po? Yes! Sino po dito yung medyo gustong bumilis yung resulta niya? Taas po ang kamay. O para po sa mga hindi nagtaas ng kamay, mawalang gano'n na magsiuyan na po kayo. Lahat po tayo gusto natin bumilis yung resulta natin. Tama po ba? Yes! So, eto po, natutunan ko po ito. Lahat po talaga ng mayaman, naging successful, na bumago ng buhay ng madaming tao. Lahat po sila may character. Napaka-importante po itong word na to, character. Madaming tao kaya sila nahihirapan kasi hindi nila alam tayo. Sabi nga dito, nakuha ko ito kay Mike Monroe. Sabi niya, without character, there's no success. Hindi ka pala pwede maging successful pag wala kang character. Kasi pag wala po tayong character, ito mga yan. Kapag yung there are times na kahit bigay tayo ng bigay ng instructions sa downline natin, hindi tayo sinusunod. Kasi somehow, indication pala yung character. So
do not, hindi tayo pagkakatiwalaan, wala tayong influence, do not grow our team, business will not keep on survive. Okay po ba yun? Yes. Oh, alam naman natin, pag yung tao hindi nag-trust sa atin, hindi nila, alam mo yun, hindi gagawin yung negosyo with us. People don't do business with you if they don't trust you. So you have to build trust with them. So finally, parang ganito, di ba kayo nagtataka? Parang ganito. Di ba kayo nagtataka? Si Joseph Lee, pag may binigay na instruction sa mga daulan niya, sinusunod. Pero somehow us, pag nagbibigay tayo ng instruction, hindi tayo sinusunod. Tapos ginawa mo na lahat, kung sinabing kadi, mga kadi, kami kinadi. Lahat ang ginagawa mo, pinapakita mo na sa kanya. Sabi nga, ang term doon, asawahin eh. Naasawa mo na talaga kasi kung oras-oras kasama mo eh, kasi nakita mo potential. Tapos ang ginagawa mo, pinapatulog mo pa sa bahay. Di ba? Tapos yung pagkain mo, pagkain na din. Kasi nakita mo potential, yung break na, break mo din. Diba? Sinigaw mo potential eh. Inaasama mo na talaga. Pero at the end of the day, hindi ka pa rin susundin. Kasi that's an indication pala na wala tayong character. Napaka-importante. Yung word na character, sabihin nyo character. Character. Other word for character po. Parang yan ito. Numerical character. Diba? Numerical numbers. Other term for numerical numbers is numerical character. Numerical character. Bakit kaya may character? Kasi pag sinabi pong character, bawal baguhin. Ulitin ko po. Pag sinabi pong character, bawal baguhin. Bawal baguhin. Yun na siya. Parang ganito, numerical character. Pag nagbilang ka, 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Diba? Nagbilang ka. Ang number 1 dito sa Davao, pag pumunta tayo ng Tagum, anong number siya? 1. Anong number siya? 1. 1 pa rin. Pag pumunta ka ng Gensan, anong number siya? 1. So, ibig sabihin, hindi nagpabago. Pag pumunta ka ng Visayas, Mindanao, anong number siya? 1. Pag pumunta ka ng Luzon? 1. Pag pumunta ka ng US? 1. Saan ang lupalap ng bundok? 1. So, in short, di siya nababago. Kaya siya tinawag ng numerical character. Pag sinabing character, bawal maguhin.